Hey, Steffi here and welcome to my channel. In this video is a tarot card reading for Miguel Tan Felix. Coming up! Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ayan. Merry Christmas, Happy New Year, Happy Holidays. Kumusta po kayo? Kumusta po tayong lahat? Sana lahat po tayo happy, healthy, very safe, harmonious, wealthy, abundant, prosperous, positive, loving, peaceful. I-share po natin ang peace, ang light, ang love, ang positivity sa isa't isa. Okay? Sa ating kapwa. Parang buhay po natin, magaan, masaya, maging hawa. Okay? Yun. Pasensya na po kayo sa introduction natin. Okay? Para ma-shuffle lang po yung cards. Anyways, ang tarot card reading po natin for today ay para po sa inyong request na Miguel Tan Felix, okay? Or Tan Felix na isang Virgo, okay? Yan, Miguel. Okay, ito na po yung kanyang cards. Okay, yan, ready? Para kay Miguel, first card. Yan, Two of Swords. Parang, ano, pareho sila ng card ni Mr. Elmo, okay? So, yan. Kailangan niyang mag-decide. Kailangan niyang mamili sa dalawa. Dahil mayroon siyang two choices na parehong mabigat, parehong matimbang, parehong mahalaga, and parehong may impact sa kanya. So, kailangan niyang magkaroon ng final decision. Okay? Yan. And, nagiging affected siya. Dahil nga, siguro malapit sa kanyang puso. And maaaring mga tao yung kanyang pinagpipilian at parehong mahalaga para sa kanya. Or maaari din namang bagay. Okay? Pero ganun din. Mahalaga para sa kanya. Kaya maaaring maka-apekto sa kanya ito emotionally. Okay? Next card. Yan, seven of cups. Kailangan niya talagang mamili. Naka-confuse siya. Yan, ang dami niyang choices dyan. Okay? And kailangan niyang mamili dun sa dalawa lang. So, meron siyang commitment issues. Naka-confuse. Okay? So, kailangan siguro maghinay-hinay, isa-isa lang po para makapag-decide ng mabuti at para makapamili ng mas na ng nararapat. Okay? Ng and yun, mag-prioritize nga para hindi ma-confuse, hindi magsabay-sabay at hindi ma-stress. Okay? Yun, next card. Tapos two of wheels pa, ayan, nagja-juggle, nagtitimbang talaga. Meron siyang kailangang piliin, okay, and he has to make a final decision. Ayun, pabalik-balik yung kanyang dilemma na ito, okay, na siguro nga wala pa siyang ano, final na decision, kaya naman yun, laging bumabalik, laging niyang naiisip, and siguro nga wala pa siyang final decision, kaya naman yun, pabalik-balik na iniisip, pabalik-balik na yun, nagja-juggle, nagtitimbang. Okay, so kailangan niya siguro talagang mag-prioritize muna. Okay, para hindi siya ma-overwhelm, hindi siya magkaroon ng commitment issues, ma-overload, ganun, di ba? Information overload. Okay, next card. Queen of Cups. Ayan. Okay. Queen of Cups. Maaring ito ay yung kanyang nanay na nakagabay sa kanya, and talaga namang tumutulong, sumusuporta, okay, lalo na emotionally para sa kanya.
Or maaaring siya ito, Queen of Cups, na very emotional. Affected siya emotionally dahil sa kanyang pinagpipilian or dahil sa kanyang dilemma na kailangan niyang mamili. Okay? And kung nanay man niya ito, ayun, malakas yung kanyang maternal instinct. Kaya naman nararamdaman niya yung mga problema ni Miguel. And yun, tumutulong siya, sumusuporta. And gusto niyang nasa tabi ni Miguel, okay? Sa mga times na yun, nahihirapan or na kailangan niyang mag-decide. So, maaring yan, involved ang kanyang nanay sa kanyang pagde-decide. Okay? And maaring ini-involve or isinasalo niya yung kanyang nanay sa kanyang decision-making process, diba? Para bago magkaroon ng final decision ay mayroong suggestion or recommendation yung kanyang nanay. Okay? Next card. Or maaari din namang isang nakatatandang babae ito na tumutulong sa kanya. Okay? Ayan. Four of Wheels. Okay? So, kung nahirapan man siyang pumili, parang as much as possible ay sinasarili niya yung kanyang problema or yung kanyang dilema or siguro sa kanila lang ng kanyang nanay or sa kanila lang ng family. Okay? Hindi siya yung tipong nagde-divulge ng information or ng problema sa ibang tao, lalo na sa mga hindi niya kaano-ano. Okay? And mas na-value niya ang privacy ng family. Okay? Or maaring ano, nagtitipid siya ngayon or nag-iipon ng kaperhan para sa future. Okay? Yun. Next card. Dahil gusto niya ng security para sa future and para may magamit na pera. Okay? Yan. Ten of Cups. Yan. Kaya naman siya nagtitipid, nag-iipon. Siguro nga yan yung kanyang ultimate goal. Okay? Yung magkaroon ng yan, happy family. Contented. Ayun. Okay? And syempre, successful. Kaya siguro siya nagtitipid, nag-iipon ng kaperahan, or maaring sa kanyang dilemma na first three cards na namimili, ganyan. Okay? Maasahan niya yung total love and support ng family. Kaya siguro lumabas din yung kanyang Queen of Cups dito. Yung kanyang nanay, yan. Dahil pamilya pa rin yung kanyang maasahan. Pamilya pa rin yung susuporta sa kanya. Okay? At yung tutulong. Next card. Six of Swords. Yan. Meron siyang kailangang iwan. Okay? Or mayroon siyang kailangang palitan. Ganun. Or maaring mag-travel siya. Maaring lumipat ng bahay, lumipat ng career, lumipat ng lugar. Okay? Or meron siguro meron din siyang kailangang talikuran. Okay? Para siguro magkaroon siya ng final decision. Okay? So, maaaring ito yung nakakapigil sa kanya para magkaroon ng final decision. Okay? So, kailangan niya sigurong mag-let go or kailangan niyang iwan ito. Kailangan niyang palitan or kailangan niya mag-travel. Okay?
para magkaroon siguro ng final decision or para magtagumpay. Okay, next card. The Chariot. Ayan. Parang pareho sila ng cards talaga. Anyways, ayan, siguro pag nagawa niya lahat yun at nakapamili siya, nagkaroon ng final decision, ayan, yan yung kanyang magiging simula para mag-move on, mag-move forward, and pabilis ng pabilis, pabilis din ng pabilis ang kanyang tagumpay, kanyang progress. Okay? And last card. Last card na po para kay Miguel Tan Felix. Okay. Last card. Three of Wands. Ayan. Meron talaga siyang inaantay. So, maaring meron siyang inaantay na investment or maaring nag-invest na siya and inaantay niya yung results. Okay? Or maaaring din kung may businessman siya or may negosyo, maaaring gusto niyang mag-expand or magdagdag or mag-invest uli. Ganun. Or siguro nga meron din siyang travel plans. Parang ito. Okay? Yung previous card. Yeah, kailangan mag-travel siguro. Yun. So, siguro isa yun sa kanyang choices, ang mag-travel. Maring isa yun sa kanyang pinipili. Maari din naman na yan, magkaroon ng teamwork or collaboration maybe para sa isang project. Okay? Siguro nga isa yun sa kanyang options, isa yun sa kanyang choices, or meron siyang pinagpipilian doon. Okay, kung tatanggapin ba yung teamwork or yung collaboration or not. Okay, so isa siguro yun sa kanyang dilemma. So yun, maari. Or maari nga may travel plans siya. Or expansion. So ang kanyang obstacles, let's see. Kailangan niyang mamili. And maaring isa doon ay yan, ang lumipat. Or magbago siguro. Or kailangang may iwan. May palitan. Okay? Para sundan yung kanyang pangarap. Yun. And then the rest, maganda na. Ayan. Ten of Cups, total love and support. And then yung Chariot. Ayan. Umuusad. Ma-action. And moving forward para sa kanyang mga pangarap and magiging victorious siya, successful, and ito. Ayan. Siguro nag-aantay ng kanyang resulta. Okay? So, yun pa yung tarot card reading ni Miguel Tan Felix. Tama ba? Yeah, tama. Miguel Tan Felix. I hope you enjoyed and thank you so much for watching. Again, please don't forget to like and subscribe to my channel. Abangan nyo po yung susunod nating tarot card reading. So, Merry Christmas, Happy New Year, Happy Holidays. Shout out to my best ever family. Good luck to all. Bye for now.